Gusto ko namang maipaalam sa ating mga tagapakinig na dahil nga sa issue ng isang hindi na maintindihan direksyon ng mga pagtatanong na yan at mukhang hindi nabibigyan naman ng pagkakataon na magpaliwanag ang kanilang mga tinatanong, one-sided kasi dyan, ayaw naman talaga nagtatanong pero mukhang ayaw naman nilang makuha yung tunay na sagot. Opo. Kaya tinanong ko yung PSDBM na kanilang... yung Center ng Investigasyon. Opo. Oho. Ang sabi ko, yung gustong magpaliwanag dyan, sabi ko, binigyan pa kayo ng pagkakataon talaga na ipaliwanag ninyo ang inyong mga sarili. Hindi po kanya, hindi naman po kami makapagtanong. Gusto po namin mag-present ng isang PowerPoint. Eh wala daw po silang panahon sa mga ganun. Kaya ang gusto nila, direktang tanong na lamang po. Sabi ganun po ba? Oho. So, sabi ko, nung nagtatanong akong ganito dyan, naririnig ni Pangulong Duterte. Naka. Sabi ko, magkakaharap kami. Pwede ba akong mag-present ka na lang ako sa House of Representatives para mabigyan ka ng pagkakataong may paliwanag mo? Oo nga naman, bakit hindi? Tungkol dyan sa mga pinag-uusapang mga overprice. Ayaw ka nilang bigyan ng pagkakataon. Ayaw mo ba akong mag-presenta sa House of Representatives na doon ay bibigyan ka namin ng panahon na kailangan mo para may paliwanag mo ang sigalot tungkol dyan sa pagkakabili ng mga PPEs na yan. Ay sabi niya, yan po yung gusto namin. Sabi niya ganun. So sabi ni President Duterte, o yung pala kanya, doon ka magpresenta. Ngayon, napalagay ko, sa kung hindi Martes, Miyerkules, ay kami naman ang didinig sa kanila dyan para makita naman kung ano talaga ang tunay na pagtatanong at saka paano ang paraan para makuha mo talaga yung katwiran. Hindi yung may babarahin ka, pipigilan mo yung kanyang pagtatanong, pagkatapos palalabuin mo ngayon, pupunta ka na naman sa ibang direksyon, imbes na ngayon ay malinaw yan, lalabo yun. Pasikot-sikot na sa mga madidilim na iskinita ang mga sagot, walang mapapala ang mamamayan dyan. So, ang sabi ko, magpresenta ka at kami tatawag ng hiwalay na pagdinig para sa ganun, ang gusto mong ipaliwanag tungkol din sa binabalot na kababalaghan na yan sa palagay ng Senado, ay maliwanagan ang buong sambayanan. Ayan, opo. Ay, nagpasalamat naman dyan. At pagkatapos, sabi ni Pangulong Duterte, isama na rin nyo siguro kanya yung titulo ng ABS-CBN. Inahanap na rin yata ng tao yan, sabi niya. Tapos tinanong niya ko, handa ka ba, sabi niya, Congressman Margoleta? Sabi ko, sabot po ng aking makakaya. Meron po akong resolusyon. Meron pala resolusyon dyan eh. Edi tingnan din natin niya. Ay, yung Philippine Red Cross. Edi sabi ni Congressman J.J. Suarez. Opo. President, sabi niya, kailangan pong madinig din namin kung paano ginagastos ng Red Cross yung pera ng gobyerno na pinadadaan natin sa kanila. O tama yun, sabi niya, palagay ko ay masyasat din naman yan para parehas. Para parehas nating mabigyan lahat ng punto yan. O ngayon, ang hamon ngayon ay nasa speaker ng House of Representatives, kung yan ay kaagad na madinig naman sa mababang kapulungan dyan. Oho. Tama lang ko kasi sa tingin ko mas maraming viewers, followers ang House of Representatives sa Facebook at saka YouTube. Eh baka at least mas malawak po makaalam ko at ngayon mapagtimbang nila ng taong bayan ang pagdinig ng Kamara at ng Senado. Kung. Yan ang sabihin ko ngayon, sabi ko, nakalimutan ko si yung pangalan ng kausap ko doon sa PSDBM dyan eh. Sabi ko, handa ka bang magpresenta sa House of Representatives? Kasi naman ka ako, yung pagdinig doon, mukhang mas pinaniniwalaan ka ako kaysa pagdinig sa Senado eh. Sabi kong ganun. Nakalimutan ko, nakaharap pala ako kay Senator Bongo. Sabi ko, Mr. President, I have qualified that statement. Kaya ako po sinabing mas pinaniniwalaan. Ito po ka ako nagaganap na pagdinig ka ako ng blue ribbon ng Senado. Ang aking itinuturing lang. Hindi ko po ako sinasabi itong mga kagalang-galang na ginawa na kasama natin ngayon. Okay na kailangan i-qualify ko. Baka naman sabihin nila lahat na itinatamay. Nakakala nila lahat. Diba? Ang sinasabi ko po, yung pagdinig na ginagawa ngayon laban sa pagdinig na gagawin ng House of Representatives,
Eh sa marami pong pagkakataon, mas pinaniwalaan po kasi ng ating mga mamamayan. At kung pagbabasihan po, yung dami po ng, sumusubaybay sa mga pagdinig sa Kamara kaysa sa pagdinig sa Senado, sa mga kaparehong usapin, eh naniniwala po ako, na mas maliliwanagan po ng mamamayan kung magpresenta sila sa House of Representatives. Pinapasalamat naman yung PSDBM. Salamat po kanya. Yan po yung hinahanap namin pagkakataon. At least, magkaroon po kami ng patas na avenue. May paliwanag po namin ang aming sarili. Sapagkat dito po, ayaw po kami payagan talaga magpaliwanag. Gusto po nila. Tanong nila, sagot nila. Sabi ganun eh.